Pagkaan trip kuha muna tayo ng bull race bearing. So pili lang ako dyan kung ano mapupulit ko. So itong pang badya. At saka kuha din tayo ng kuha din ako nitong pang wave 125. At syempre kuha tayo ng knuckle bearing para maipag-compare natin kung ano nga ba ang dapat yung gamitin sa inyong mga motor. Kung bull race ba itong stock niya or knuckle bearing. So anong kukunin ko dyan, pili tayo. Okay, so ito ang napili ko, ang pang XR para sa ating knuckle bearing. Ayan, XR125-150. So, meron tayo dito mga ka-antrip ang knuckle bearing na pang XR200 ay Quantum brand. Ito namang ball race na pang badya ay J2, pang wave 125, itong kulay green. Ito ay pang badya. So, ito sila ay parehong pang, pareho silang ball race o ito yung tinatawag na stock, yung kasama talaga doon yung nakakabit sa motor. Pag bili or kahit nung bago pa. So ang kagandahan lang nitong mga ano na to, mga bearing na to, mapanakil man or ball race, ay may kasama talaga siyang grasa sa packaging niya. Pero huwag kayong palin lang dito mga pantrip sa grasang pasama or paaman na pa ball race man or dito sa knuckle, dahil ito po ay not enough tong ganito ka raming grasa para sa isang knuckle bearing para dito, dahil Masyado po itong konti para mamudmura ng grasa at maging talagang well-maintained ang quality at ang performance nitong knuckle bearing na ito. So, ito mga ka-antrip, ang knuckle bearing na ganito, ito ang tinatawag din kasing stick bearing kasi yan yung mga bulitas niya. Instead na bilog siya kagaya nitong mga bulitas sa ball race, ay stick siya patayo o tinatawag din itong roller bearing. Yan, ito naman, yan, bulitas ball bearing. So, ito siya mga ka-antrip, ang knuckle bearing na ito is mas design talaga ito siya sa mga motor na pang heavy duty, kumbaga. Syempre, isa ito sa pinaka ano eh, kumbaga frontliner din ito ng motor. Ang trabaho nito ay mga pang frontliner din sila, nasa ano ito, nasa T-post ito. So kailangan talaga nito ay maganda yung quality niya at matibay. Pero huwag kayong mag-alala kasi nga po ang mga nasa stock na mga motor natin is ganito. Yan, kasi design po ito, ang mga ball race na ganito is design lang yan siya para sa mga single na mga motor. Hindi ito siya design sa mga pang heavy load na motor. Yung bang kinakabitan ng sidecar, ginagawang top down, ginagawang tricycle. Kaya medyo manipis siya at nakabulitas lang siya. Yan siya. So, ano lang ito, kumbaga design or advisable lang ito sa mga single na mga motor. Kahit na mga malalaking motor, let's say for example, yung mga TMX 155, Bajaj City 100, kagaya nito, na single, so okay naman din to siya. Actually, may mga, halimbawa, yung sa Raider J dati, na walang ball race at medyo may tama na yung tipos niya at kailangan talaga siyang i-ball race, at walang ano knuckle na magamit kami. So kumuha ng mga bulitas na yung para sa pang bike at yun ang ni-replace dito sa housing niya. So okay naman siya, doon yung sa Raider J namin na ikabit dito sa shop dati. So yan, kahit na mga bulitas ng bike is pupwede basta't okay pa yung kanyang housing. So advisable lang ito, inuulit ko, para sa mga hindi siya pang heavy duty, sa mga pang single lang na mga motor. So kapag naman ang mga motor, let's say for example, is single nga lang siya, pero like halimbawa mga ano siya, mga sports or yung mga pinapatalon-talon or yung nagtitrail kayo, yun. So kahit 'di ba may mga XRM na ginagawang pang-trail, nire-remodel siya, kinukonvert-convert siya, mga TMX, mga Barako, marami kasi yan dito sa amin, ginagawang pinapang-trail nila. So, mas advisable naman na gumamit tayo ng stick bearing or knuckle bearing. So, ito nga siya, na stick bearing siya is pang XR200 to siya. So, see, kahit yung mga sports like mga KLX, yung mga top motor na mga sports is mas advisable sa kanila. Ganito talaga yung mga bearing. Yan, mga stick bearing sila. Kasi nga, designed ito for heavy duty na trabaho ng isang motor. So, hindi lang ito sa mga pang sidecar, pang top down, recommended din ito, advisable din ito para sa mga sports na mga motor, yung mga pang malakasan ang ano, ang trabaho or ang kanilang pinagagamitan, kagaya nga ng mga sports na
nire-raise, tinitrail. So, mas ano ito, mas advisable to siya. Ang ano lang, ang kagandahan lang nitong bull race is medyo mura siya compared dito sa mga stick bearing or knuckle bearing. Pero hindi po ibig sabihin na nakaano ka na halimbawa ang motor mo ay naka sidecar, is hindi ka na pwedeng gumamit ng ball race. Pwede pa rin po. Ang disadvantage lang nun is, kumbaga, mas madali siyang gumigay compared dito sa stick bearing or knuckle bearing kasi nga, mas pang heavy load ito, mas pang heavy duty itong knuckle bearing compared dito sa ball race, diba? Pero kung halimbawa walang budget pang knuckle bearing, pwede po itong gamitin. Same din dito. So halimbawa, kahit naka single ka lang na motor, kahit na maliit lang yung motor mo, pero gusto mo nang mas matibay, mas pang matagalan, is pwede ka rin pong gumamit ng knuckle bearing. Actually, may mga knuckle bearing po tayo, mga pang XRM, pang Wave 100, meron po tayo at meron din tayo mga ball race. So, depende na lang yun sa budget kasi mas mura si ball race compare kay knuckle bearing. Pero, mas heavy duty or mas pang matagalan si knuckle bearing. So, inuulit ko po, hindi porket naka-single ka lang is hindi ka na pwedeng gumamit ng knuckle bearing or stick bearing. Pwede po. So, hindi porket naka-side ka, tricycle ka is hindi ka pwedeng gumamit ng ball bearing or ball race or itong di bulitas na ano na bearing. Pwede pa rin po. Pero hindi mo maiko-compare yung performance nila. Kumbaga, mas madali itong masira. Pero mas mura siya. Mas matagal masira itong ganitong klaseng design stick bearing. Pero mas mahal siya compare dito. At tip ko na rin po, ang kahit na po naka-knuckle bearing po tayo, is hindi po ibig sabihin no, na hindi na siya masisira. Ang pinakasikreto po talaga ng mga bearing, kahit na itong mga stick bearing or ball bearing, is grasa po. Kaya ito, hindi po ito siya enough. Kahit itong dalawa na ito pagsamahin para sa dito, hindi po enough yan. Talagang dito sa amin, pag nagkakabit is minumudmuran talaga ito ng grasa. So, halimbawa, after ilang months, pwede mo siyang i-check up. Yun bang, kailan may maintenance check din tayo. Hindi natin kailang hintayin na durog na, sobrang kalug na, sobrang pigas na, bago pa natin pa tignan. So, pwede kasi itong i-gagrasahan lang siya ulit. Kumbaga, i-regrease lang siya ulit. Yung hindi pa siya sira, hindi pa siya durog, gagrasahan lang siya ulit para maging okay ulit ang performance siya. Yun ang sikreto kasi ng mga bearing. Dapat magrasa talaga siya para hindi siya magkaroon ng friction at tuloy-tuloy lang yung kanyang yung trabaho niya na may grasya siya na madulas kaya walang git-gita na mangyayari. Same din dito sa mga ball bearing kasi madali siyang masira yung mga ganito kapag hindi siya magrasa o wala masyadong grasa kasi madali siyang matuyo at madali siyang mag-git-gitan doon sa bakal to bakal kaagad. Kaya doon siya mas madaling masira. So yun yung tip, hindi natin kailang hintayin na madurog na siya or totally hindi na natin maminubra yung ating mga motor kasi pwede naman siyang i-regrease para maging okay ulit siya. So, mas matagal siyang masira pa ganun. Tip ko na rin nga pala, itong Wave 100, pwede po ito sa mga Wave 100, Wave 125, sa mga Honda Beat FI, tsaka sa mga Wave 125, at sa mga Rusi na 125 na mga half body. Ayan siya. Okay, so dahil ako ay nagpa-pricing nga dito ng mga pang tricycle team, ayan, itong axle, hub, pang 6205, mga plate, mga hanger tube na mga pang sidecar, pang tricycle, kaya naisipan kung bigyan na rin kayo ng tips about sa knuckle bearing na pwede nyong gamitin kung kayo ay nakasingle lang or naka-tricycle or top-down pa. Thank you! See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe. Bye!